O yan, kasi nandito rin yung isang loko-loko eh ako eh. Tingnan nyo naman mga kababayan, gano'ng kasumapang to. Tingnan nyo naman. Pang mayaman. Oh. Ay, mga kababayan nga pala, gusto kong ipaki, gusto kayong i-tour dito sa resort, pero hindi na ako tatayo, masakit ang tuhod ko. Ayan ho yung, yan ho yung aming kinainan kanina. Kumain kami dyan. Yan. Ito ho. Yan. Yan, nakikita nyo ba yung sports car na yan? Napakaganda yung sports car. Napakaganda, the best yan. Yes. Ha? Ang problema lang. Smooth ang takbo niyan. Napakaganda niyan sa highway. Kahit sa EDSA, wag lang sa malubak. Nag-brum-brum pa yan. Ganun ang tulog. Pangmalakasan. Ano yan? Ayan, grabe. Ayan ho. Asawa ho ni Jaron yan. Ni Karunungan at Kaalaman. Hindi yan asawa. Ayun. Okay? Naandun ho naman yung mga streets. Yung swimming pool mo, hindi mo pinapakita. Okay, ang swimming pool naman po mga kababayan kasi, inaandito. Ayan ho, andyan ho ang swimming pool. Hindi lang ho maabot ng wifi, gawa ng mahirap lang kami. Mahirap lang kami ng cellphone ko makaabot ng wifi. Ang ganda ng tanawin dito mga kababayan. So ngayon mga kababayan, ano ho bang ibig sabihin ng lahat ng iyan? Lalo na itong sports car na to. Alam nyo ho dahil sa pagpupunyagi. Hindi ka naman magkakaganya kung hindi ka nagpupunyagi unless drug lord ka. O kayo, wedding lord ka. Pagsisikap talaga para makabili niyan. Ingatan yan ha, huwag ka mo padadapuan yan doon kilong neck, yung malaking ostrich. Nako, alam niyo ho kanina. Makanda na yun si Daddy Long Lips yung ahas. Yan nga eh. Yan hong sasakyan na yan na nakikita ninyo kanina. Ito, lahat ng ito na nakikita ninyo. Hindi ho sa amin yan. Sa kanila po yan. Sa kanila po yan. Pangarap pa lang namin magkaroon ng ganito. Pangarap! Pero sa ngayon, na-enjoy muna namin hanggat tal libre kami. Sabit kami rito ng isda. Oo. O, diba? Bagay naman, diba, ang isda at sa Team Goldfish. Team Goldfish. Yeah. So, naimbitahan kami ng isda, mga kabayan, no, sa pagtutulungan na rin mga volunteers na mga doctors, nurse na nandito. Actually mga kababayan, magkakaroon sana kami ng press conference. Press conference, ha? Reaction namin sa ginawa na naman itong Tansong Vlogger. Mami Peng, di ba? Anong ginawa na naman ng Tansong Vlogger na to? Tuwang-tuwa ang loko-loko. Ibig sabihin ng isda, Inday Sara Duterte ako. Ayan. Oh, di ba? Inday Sara Duterte ako. Anong ginagawa? Meron ang ginawa nito ni pero teka muna, bago muna di ba dati na ba binabalita ng sinasabi nila si Sara mag re-electionist lang mayor uli, sabi ko no, that's not gonna happen kasi paano mangyayari yan doon sa lugar namin, meron ako nakikita na nakikita na HQ ng isda and then si Takero nakakuha rin ng video noon. Meron, ibig sabihin... And September 23 din sa amin, nakita namin yung tarpon sa Ilocos Norte, diba? Sa Ilocos Sur. Kasi nasabi kasi, hindi siya tatakbong presidente. Pero yung kanta ni Andrew E. Diba? Inday Sara, busy na. Ito na, Inday Sara, busy na. Duterte! Busy talaga. Sinabi na ni Andrew E. kung ano yung position eh. Ayaw ko silang maniwala sa matigas kanta. Matigas lang talaga ang ulo nila kasi merong isa. Merong bobong vlogger eh. Pag inunawa yung kanta, yung tono. Yung bobong vlogger na yan. Si Lata, si Kalata. O, Katanso. Busy-busy si Katanso, nagtatampo. Kalata. Si Kalata, kinukumusta ka. O, nag-upload si Katanso. Yung kalbobo ba yan? Si Kalbobo. Alam nyo ginawa naman ito ha? Di ba, itong mga taga-Katol Network. Kung di ba naman mga loko-loko, talagang pilit talagang binubutasan si BBM eh. Pumunta ba naman doon sa korte, humingi ng certification, kinakalat nila na wala daw, hindi daw nagbayad si, si Gcash Boy. Hindi daw nagbayad ng utos ng korte, hindi raw nag-comply si BBM na magbayad doon sa, di ba, 60,000 yung pinababayaran sa kanila. Noong 1997, pinababayaran sa kanya dahil sa failure doon sa pag-file. Yung failure po sa pag-file ng ITR, hindi ho siya pinarusahan doon kasi hindi niya kasalanan yon. Ang ginawa ho sa kanya doon, inutusan na lamang siya na magbayad, kumpletuhin mo na lang. Ginawa ng Court of Appeals, linawin ko lang ha, wala hong parusang binigay sa kanya. There was a conviction doon ho sa lower court. Pagdating ho doon sa upper court na, which is itong Court of Appeals, itinamaan nila, ang sabi nga nila sa BIR, kayo naman eh, nagdemanda ka agad kayo, hindi muna kayo nag-conduct ng tax assessment. Ang tax assessment, it is a due process of law
na binibigay sa tao na para masabi mo sa kanya kano yung mga pagkukulang niya and then makapag-comply. Diba? Ulitin natin ho, ang batas ho ay may puso. Hindi ho muso. Katulad ng ginawa nitong mga kalaban sa kanila. Kinasuhan siya nung wala siya sa Pilipinas, babalik, ayaw pabalikin. Diba? So ibig sabihin talaga, they just simply wanna destroy him. Ngayon, eto ho. Pinagbayad na lamang si BBM ng mahigit 60,000. So binayaran nila sa DIR through Land Bank. Ang ginawa nitong grupo na to ng mga kumakalaban kay BBM, pumunta ho sila ay taga-Katol Network at saka yung sino-sino pang abogado sila te. Pumunta ho sila sa korte, humingi ho ng certification na nagbayad si BBM o hindi nagbayad. So sinabi ng korte, wala kaming record na nagbayad siya. Bakit? Ito common sense lang eh. Saan ang problema ni BBM? May kulang siya. Tax, di ba? Saan dapat magbayad? BIR, ang utos sa kanya, bayaran mo to. Di BIR siya nagbayad. O naglabas ng resibo. Official receipt pa. Handwritten pa. O ano naman ang sasabihin nila? Recto na naman. Ay, mga gunggong. Di ba? Mga bobo kayo talaga. Pinipilit yung maging... Di ba tatalino to eh? Itong mga to eh. Binobobo lang nila yung mga tao, yung taong bayan. Binobobo nila. Di ba? Bibenta lang yan sa mga ayaw talaga sa mga Marcoses. Yung mga walang pakialam sa kinabukasan. Doon lang yan bibenta. O sa mga komunista. Yan, diyan lang ang bibenta, yung talagang walang pinaniniwalaan kahit sino kundi sila lang. Hindi nag-iisip. Oh, at yung kanilang Panginoong si Joma, yun lang. Ngayon, eto naman ho, ha? Etong latang vlogger na to, abay ang ginawa naman, naku, nagngangalingal na naman, tumantuwa na naman, si BBM hindi daw nagbayad, wala raw record, hindi daw nagbayad. Yan ang problema sa hindi nagre-research eh. Diba? Ayan, huwag ka kasing magla-livestream, Brad, ng puyat. Ha? Alam mo, masama sa kalusugan ng utak ang pagpupuyat. O tingnan mo, ano pinakakain mo tuloy sa mga followers mo? Alikabok. Di ba? Katawa-tawa tuloy sila ngayon. Biruin mo, mga bobo. Lumilitaw, mga bobo sila. Sasabihin nila, hindi nagbayad. Tapos, iyon pala, may resibo na nakikita sa FB, nakapost. Iginigiit pa rin nila, tigas mukha na hindi nagbayad si BBM. O, ikaw, anong sasabi mo doon? Yan yung mga kakulangan na parang pinakain mo ng ganito pero hindi naman naroon. Parang binigyan mo ng... O, sino daw yung nagsasalita? Pakilala ka raw, pakilala. Ay, karunungan at kaalaman po. Ito po si Tidlat. Big dog fish. Baka maluto tayo dito. Mga hayop kami, bakit ang utak sa Kidlat? Ako si Kaoso. sige po, isko tayo. Wala akong problema dyan. Pagbigyan nyo na. Diyos ko, mga dagdagan naman ng boto. Inauto na nga si Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, gumanya na. Hindi gumano. Hindi gumanon si Pangulong Duterte. Ganon. Hindi ba gumanon? Si Isko daw susuportahin. Ganon. Sabi lang nila yun, Diyos ko po. Sino ba, ano ba tingin sa presidente natin? Bobo, tangat ga, o gags? Matapos niya. Binati na nga niya ng good luck yung mag-tandem. Mm. Diba? Umulit. Ganito, okay. Diyan tayo magkakasundo kasi ito walang political color. Natatawa talaga. Okay ka ko, okay ko. Okay, wag naman yung ganon. yung ganito kasi okay ka, pare ko. Yan, okay yan. Okay ko. Okay. Parang ano yun eh, parang nagbigay ka ng gamot sa masakit ng tiyan pero sakit lang ulo yung pinigay. Kaya nga eh, sakit ng tiyan din. Bisbigyan mo na ng gamot sa sakit ng tiyan eh. Patalo daw. Ah, patalo? Ay, nako. Ano ba nangyari sa inyo? Hindi, sila-sila lang naman yung nagpapanooran eh. Patalo. Okay. Alright, sabi ni Patricia po, kung may tanong kayo mga kababayan, habang nandito kami ngayon, hanggang available ako na sumagot, at hindi pa ako mag-uusyoso, tanong na lang kayo, tanong-tanong kayo, din sasagutin po namin. Saka in a few minutes, nandun kami sa venue. Andun na sila eh. Oo, ito, sabi nga ni Blinker Blue, ang totoo niyan, maaaring nakita na rin nila yan, binayaran ni BBM. Yan, yung sa BIR, di lang nila matanggap para may panira sila. May masabi lang? Ano may mga? Yan. Sa ilang hindi nakakaalam. Tama, maaari hong ganun. Alam niyo, ako naniniwala ako na yung sa
binibintang nilang tax evasion case, yung dalawang ITR po. Ulitin ko, walang tax evasion doon. Kasi para kung magkaroon ng tax evasion, kinakailangan merong willful, okay, intention na hindi humagbayad ng buwis and to defeat the tax. Yung ganun. Iwasan yan, babawasan yung bayar. Ganun ho yung tax evasion. Pero kay BBM ho, nabayaran yun at saka hindi siya nagpa-process ng kanyang income tax return, ng kanyang taxes kasi home empleyado siya ng gobyerno. So kung sino yung nagpa-process doon, dapat kinunsin ang pahan ng BIR ng dereliction of duty. Diba? Kasi may problema siya sa ano sa integrity niya sa trabaho niya. Kapabayaan yun. So dereliction of duty dapat sinampas sa taong yun. Kaya ho, nung ginawa ng Court of Appeals, itinama ang desisyong maling ginawa ng lower court. Di ba? Itinama nila, sabi nila, unfair naman kayo eh. Walang due process, hindi kayo nagsagawa ng ano ng tax assessment sa kanya. Basta dinimanda nyo na lang, wala pa yung tao rito sa Pilipinas. So ang ending tuloy ngayon, walang penalty, hindi ho naparusahan si BBM dun sa kasong yon. Inutos na lang sa kanya, bayaran mo na lang yung kulang. Plus yung interest. Mahigit 60,000 no? Kasi dalawang 30,000 yung pinabayaran. Eh yung kulang doon, nasa 5,000-8,000 lang yung kulang doon eh. Konting halaga. Kaya lang ako, paglipas lang ng halaga, paglipas ng ilang taon. Magaling talaga yan. Diba? Naging umabot na ng 60. 60,000 eh, kakapurit lang yun eh. Ha? Hindi, tsaka isa pa, kung ito pa isa tingnan natin, kung talagang tax evader si BBM, meron hong dapat na prior history na ng attempt man lang ng tax evasion. Eh, di ba? And besides, ito na lang common sense. Common sense na lang ha. Oh, maski naman yung mayor ng mga lungsod natin, mga senador natin, presidente. Tanungin nyo, nakita nyo ba kung paano ginagawa yung inyong, ano, yung inyong income tax return? Oh, may nakalagay kasi doon na pipirmahan mo eh. Pero ang totoo po, ako, I never signed my ITR. Ang pumipirma po dyan is duly authorized representative ng kumpanya, which is the accountant. Oh, makukuha ko na lang paglipas ng panahon, lalo sa bagong tax system natin, yun pong ano, yung individual income tax return ko, exactly. Pagkatapos na, no, sa first quarter na. Oh. At kung may kakulangan ako rin sa nabayaran, nakaltas sa akin na buwis, at na-determine sa BIR na may kakulangan ako, ang gagawin ho sa akin ng kumpanya ko, kung ako'y nandun pa rin, yun hong monthly ko, babawasan ng babawasan, pambayad dun sa kakulangan. So there is a tendency na pagdating po ng susunod na mga buwan, eh malungkot ako kasi malaki yung buwis ko. Pero may mga cases naman po na binabawasan ako monthly, pagdating po sa end year, total po yung total amount ng sweldo ko, less exemption. Ganun dati, ngayon wala na kasi exemption eh. Dilitaw doon, ito lang yung dapat ko palang bayaran. Pero dahil sobra-sobra naman ang nakalta sa akin because of our tax coding, lalo kung may mga pagkakamali, ibabalik ang ending yun. Ho, ibabalik po yun sa ibabalik akin. Yun. Diba? By January or February. Bilang tax refund. So masayang-masaya ako doon, tax refund yun. Ito sir, paano mo masakuan yan? Ayan, pero lamang si Isko kay BBM. Daw. Ay hindi ako, nagpapaliwanag pag may daw eh. Diba? Maganda talaga pa ko lang daw. Itanong nyo ho yan doon sa nagsabi. Kasi siya na nagsabi sa inyo, doon kayo naniwala. Oh, so sila yung magpaliwanag. Eh daw, okay? Doubtful pa rin siya eh. Kaya nga. Eh, ba't pa natin sasagutin yan? Diba? Eh, hindi naman sabi maniniwala. Sabi ng Maribik, yan ang tularan ninyo. Magaling na talaga na ang mga vlogger ni BBM. Oh, hirit ka pa. Hindi naman ho, kasi nag-aral naman ho kasi ako ng political science. Yun. Kaya rito sa grupo namin, talagang effort po talaga ginagawa ko na magpaliwanag. Diba? Importante ho, because may advocacy po ni Johnny the Bagger o ni JDB Comments, punto por punto ni Kabayang JDB. Eh, ano ho, ito. Everybody deserves to know the truth. Okay? And if you have the capability to let them to have them know the truth, then so be it, 'di ba? Sabihin mo sa kanila, ibahagi mo sa kanila ang katotohanan. Bakit? For the truth will set us free. From where? From innocence. Yan lang naman yung kasimple. Kawawa naman yung mga kababayan natin na ginagago nitong mga nitong latang vlogger. Oh. Nasa tama daw yung puso mo marinig. Ayun, oh, nagalit na tuloy si, ano, si Maribik, ano, kay Estariray. Diba? Ayun, wag magalit, kampi tayo, sabi ni Estariray. Maribik,
Ami Kay. Yan. Nakita ko rin yan, doon sa akin si Maribik eh. Ayan, so magandang-magandang umaga sa inyong lahat and good morning po mga kababayan sa amang panig ng Earth. Ayan, kayo naroon. Oh, ako naman, itiman. O ano, hihirit pa kayo. Itiman ako, baliktad pa nga. Diyos ko po. Ito putian. Ito pala, tama-tama. Ito naman, butasan naman to, si Aso. Butasan, busan lang Aso. Yan, si Kaaso. Bagay pala, parang si Kaaso. Kagabi, hindi kami sinipot eh, naaya ni Jemar. Eh. O, oh, di ba? Nakakot ako na naglipat ng boarding house. Oh, ang bigat doon, no? Yung boarding house ang nilipat. Yan. Hello, Starry Rai. Oh, ganito yan, ha? Ganito, saka ganito. Okay? Ito, Sarah. BBM. Eh, yun lang kasing ibang makukulit, hindi iniintindi yung kanta ni Andrew eh, di ba? Eto na Inday Sara bisinan Duterte. Eto na Inday Sara bisinan Duterte. Oh, di ba busy talaga, busy presidente talaga yung tatakbuhan ni Sara. Hindi lang nila kasi inintindi. Oh, hindi lang kinanta ni Sara kasi, di ba? Oh, kailangan rin naman natin ng comprehension eh. Ang problema eh, alam naman na intindihan naman yun eh. Magaling sa music ang mga Pilipino, di ba? O sabi ni ano, kapatid po ba ni Pacman yung may bigote dyan? ang punyata ito eh. Question. May problema ba tayo sa bigote ko? Oo. Oh, may papipinturahan daw sila. Kailangan nila guluhin nyo lang ang buhay ko, wag lang kailangan bigote daw ko. Nila ng, kailangan daw nila ng brocha. Yes. Sabihin ayan nyo lang pag may problema kayo sa bigote ko, guluhin nyo okay lang ang buhay ko. Blinker Blue. Ang totoo niyan, maaaring nakita na rin nila yung binayaran ni BBM. Yung sa BIR lang nila matanggap para maipanira sila sa ilang hindi nakakaalam. That is correct. And CNCM. Mahanap kayo ng paraan eh. Diba? Yes, good morning po. JDB Solid BBM up to his allies. Watching from UAE. Alright, and Hilda Dacilia, pa-shoutout sa DJ ng ka-BBM, Sir JDB. Ayaw nila Okay, Robert, nakagalit sa iyo si Tatay Jimmy. Bakit? Ano may kagagalit sa akin? Patay ka ngayon. Nagnakaw ka na naman ng cellphone niya ata eh. Ito naman niya yun ata. Ganyan ba? Ay. Yan. Pag nila akong guluhin kasi nag-isip ako eh. Wala akong kalbo nag-iisip ganun. Tsaka idol, wala akong maisip kung ano bakit nag-iisip ako, si Tatay mga kababayan. Jimmy. Kayo, huwag kayong maguluhan. Alamin mo, kapitbahay mo naman yun eh, tanungin mo. Ba't ka gagalit ka daw sa akin? Ganun lang yun. Isa batala. Ay ano ka? Ano ka kinagagalit mo sa akin? Hindi ako nagbablog sa kanya, nagbibigay lang ako ng pagkain. Binibigyan ko lang ng pagkain tsaka yung sponsor. Uy, Don Ken Coy, ito, magaling na composer yan, mga kababayan. Don Ken Coy, isa sa mga intro natin gamitin natin. Ano po, pakisip ko ng video sa Facebook ko, sa Rover Adventures Vlog. Thank you, Ellen. At para maintindihan ko kasi hindi ko alam kung bakit siya nagalit. Bakit siya magagalit sa akin? Wala naman ako naisip na pwede niyang ikagalit sa... Malalaman mo yung pag-uwi. Yan, so... Ayaw ko rin naman, ano, kasi... Meron naman kasi way na ginagamit nila yung galit para lang magkaroon ng collaboration. No, ang gusto ng iba kasi hindi naman natin... Hindi natin doon si Tatay Jimmy. Kasi ah, nandun daw. Sa si Pinoy Vlogger PH, manood ka daw doon kay Pinoy Vlogger PH, nandun daw si Tatay Jimmy nagpapaliwanag. Oh? Mm. Eh, hindi kami makakamaya, mamaya ka na makapanood. I-review ko yan kasi wala po akong, isipin nung pati yung hotel. Hindi, nanggagamit na lang yan si Mang Jimmy. Ako yung tao na nag-push talaga sa kanya na... Gusto lang niya mapansin siya para sa... Oh, mapag-usapan, kulab-kulab. Wala na, nagsawa na kami kay Tatay Jimmy. Alam niyo ho yung sponsor niya. Upa ng bahay niya. Wa. Tapos ito yung pinakahuling ginawa niyang matindi. Hindi ko lang sa inyo sinasabi. Napansin ko na yung makagaguhan ng matanda, abusado. Tama yung sinabi ng barangay nung nakita yan na lasing nakahiga sa kalsada. Ang sabi nga, ito si Mang Jimmy, si Tatay Jimmy, ayaw niya ng maganda ang buhay niya na may tumutulong sa kanya. Gusto niya sa lansangan siya, yung free siya kung anong gagawin niya. Hindi ako naniwala doon. And then ito si Koy tumulong sa kanya. Nila sa Sogo, pinatira doon ng ilang araw. Haga sa ito naman ako sila tropang Bisaya. Ako pala bayad doon sa hotel na inanon, sponsor yun ng Pamilya Crisa. Pero never ako nag-video sa kanya doon sa hotel sa Sogo. Sabi ko, maging privacy sana kasi kawawa naman yung mga. May mga nag-video Yung iba kasi gusto mag-video doon sa loob. Pinagalitan ko pa nga yun, sana sabi ko respetuhin niyo sana yung pagpapahinga ng matanda. Kaya nga, yung problema rito kay Man Jimmy, nung huling-huling hong insidente naman, palagi na siya nagpaparinig ng
kagaya nung sa Reaction TV collaboration sana noon about Marcos para tulong na rin lumago channel niya. Actually, yung channel niyang una, hindi original 'yon sa kanya. Oo, si Koy ang gumawa noon, si Biyahe ni Koy ang gumawa. Tapos ito na monetize, kaya ang laki noon eh, ang laki agad noon, nasa 5,000. Ngayon, ang ginawa niya, sabi niya sa akin, "So, Mr. JDV, what will I get from here? You know, for myself. Now, you're a professional vlogger, right?" No, yeah, I know. Sabi, pero naintindihan ko, anong pinupunto niya doon? Kaya lang ako, dead ma ako dahil ayokong pag-isipan ng masama yung matanda. Pero hindi ako tanga para hindi ko ma-pick up yun. I-Englishin pa ako eh, nakakaintindi ko nun. Oh, kahit konti. So ngayon, sabi ko sa kanya, ganito na lang sabi ko. Daming Jimmy, okay naman po yung tao. At saka hindi ko ho kayo ipapahamak, sabi ko. Ngayon, ang gawin na aka ko, yung sundin nyo lang ho yung link, i-click nyo lang po yun para makonect kayo sa, makonect kayo doon sa StreamYard, sabi ko. Eh ngayon, sabi niya, okay, ganun. Sumunod, nung kausap ko ni Monica Lascano, ganun din ang pahiwatig, what will I get from here? Ganun. Tapos pagka hindi diretso sa kanya may makukuha kang pera o magkano, talent fee inihingi niya. So pumunta siya ngayon kay clinic niya, nakita siya sa program ni Reaction TV. About Marcos yung pag-uusapan eh. Siya naman kasi sumikat diyan tungkol kay Marcos. Diyan siya nakilala, minahal ng mga tao, may mga sponsor, tirahan, pagkain, bahay. Pag-ibig na lang wala doon, kumpleto na eh. Kumbaga ibinalik sa normal ang buhay niya. Aba, yan ang ginawa niya naman. 'Di ba? Ano man ginawa naman Jimmy? Nagpakita saglit, kumalas. No, nang malaman-laman ni Koy, naku, lasing pala yung matanda. Mamin, lasing. No. Tapos, ito hong sponsor niya sa Japan. I'm sorry, I'm not gonna mention the name. Baka magalit, yung sponsor. Pero hilingian niya nung una na gusto niyang uminom in a cold place. So, ibinok siya sa hotel. Abay, umabuso. Tinawagan niya yung sponsor niya. Directly. Yung nasa Japan na, "Ma'am, I wanna drink in a cold place again." Eh, hindi na siya pinayagan kasi pero sino ka naman. Pero ang pa rin ng sponsor kahit na lasing siya, ilunawa siya kasi sabi niya, ano nga siya, yung alon nga daw eh. Kaso nga lang, pero ang totoo, may girlfriend ng si Man Jimmy. Sa according sa anak niya, may jowa na siya. Doon niya binibigay yung pera niya. Ganun. Kaya naging sobrang addict na sa pera. Ganun. Hindi niya alam yung mga sponsors ay ipinahagkakatiwala ang pera sa ibang tao, pinahahawakan sa ibang vloggers, pinabibigyan na lang siya. Tao yung mga sinira niya doon. Kaya ayokong dumikit sa kanya. May interview ako kay Man Jimmy, pero sabi ko naawa ko kung i-upload ko to. Delikado, at saka doon lang siya natutulog dati sa tapat ng aristocrat sa fountain. Eh, madali lang itong patayin doon eh. Kaya hindi ko na in-upload. I just deleted totally, pati sa trash bin, to ensure na hindi wala nang way para magbagong isip ko to i-upload yun. No. Pero napansin ko lang kay Man Jimmy, ang kanyang knowledge about Marcos history and legacy is very very limited. Yun lang. Ang maganda, nakuha lang niya tayo sa boses niya, yung ganyan, tsaka yung situation niya bilang pulubi, nakakaawa talaga. Kaya lang, hindi ho pwedeng mabuhay tayo sa awa dahil nakakaawa. Diba? Eko abusado yung tao eh. Alam mo kasi si Tatay Jimmy, mga kabayan, una ko po siyang nakita doon sa Pasay, sa may pag-ibig, malapit sa may footbridge. Doon siya nakahiga, namamaga, hindi ko pa siya kilala. Namamaga yung mata, nasa video yan, nakalive ako, pwede nyo i-review about Tatay Jimmy. Ang saya pa namin that time nung gumaling siya kasi binigyan siya ng sponsor natin, sila Sir Wilkinson ng Aurora. Kaya rin po rin naman yun dahil hindi niya nga, kasi na binigyan siya ng pagkakataon ng mga OFWs na itayo ang sarili niya, ibangon, no, at para hindi na siya maghirap, no, binigyan siya ng pagkakataon ng mga OFWs natin, so hindi lang niya pinalagan. Ako naman, ako kasi hindi lang gusto ko lang matulungan siya, no. Hindi ako lagi nagdo-document sa kanya. Kung napansin niyo sa clearing noon, dinadaanan ko lang siya, kumakain kami sabay minsan ng Jollibee, pati yung kapwa niya. Tapos, kung ano-ano pa yung ano. Pero wala ko. Ang sabi ko sa sarili ko, didistansya ako kay Tatay Jimmy. Gusto ko lang, ayaw ko siyang i-vlog.
Gusto ko lang ano, iano ko lang siya. Kung may bibigay ako, ibibigay ko. Pero may narinig kasi akong comments dito na nagsabi daw ng di maganda sa akin si Tatay Jimmy. Pero kung ako maisip na pwede niyang masabi sa akin. Kasi nga, isipin mo yung nasa hotel siya, yung mga tandaan niyo. Ako po, sa ano, nagbayad ng hotel niya doon sa ano hotel no sponsored by ano Sir Wilkinson and Ma'am Aurora. Tapos hindi ko ako lagi di pa ako nagvideo alas 7 or ano alas 6 media pa lang nandun ako sa hotel. Talagang nakita ko yung sobrang ano sobrang gusto na sana siyang palabasin ng sa hotel yung sa Sogo kasi nga hindi to ano hindi to tulugan ng mga pasyente, dapat sa hospital daw. Ito'y anuhan ng mga ano nagmamahalan, mga nagpapamilya. Oo, yun yung mga ano. Ay, ang problema, nakiusap na lang kami, sir, pasensya niyo na po. Magdadagdag na lang po kami para lang ano makapagpahinga ng maayos yung matanda. Kaya maraming salamat kay Sir Wilkinson. Pero nibay po ako nag-vlog noong time na yun. Hindi ko po siya binibidyoan kahit na nasa loob siya ng hotel. No, ang yung ibang vlogger lang na gustong ano sila lang po ang nagvideo doon. So hindi po ako nagpakita sa video bagkos pinagalitan ko pa yung iba. Tapos yung iba naman sinabihan ko na sana no irespeto nila yung matanda. Tsaka nung ano nung time na nagkas. So ngayon iwasan muna natin sa vlog. Tsaka ano mga kabayan na yung time na ano nagkasakit siya ulit no tinulungan natin siya ulit without videos without ano wala po no at sarili pong pira namin yun no kung ano yung naiabot ko that time sa akin na lang no ang gusto ko lang naman ay makatulong no hindi namin inangad na ano dahil yun naman po ay gusto ko ibalik kasi nga may mga binibigay sa amin no may naging sponsor sa akin tapos sinishare ko naman sa kanya kahit na hindi siya kilala ng viewers natin. Gusto ko lang i-share pero tinatago ko lang dahil minsan isang time pa nga idol may binigay sa akin yung pamilya kay Son. Sabi niya, oh hati kayo ni Mang Jimmy. Eh naawa naman din ako sa matanda. Instead na ano, pinasobraan ko sa kanya. Instead na hati kami. For example, nagbigay kayo sa akin si ano ng nasa 5. Ngayon sabi niya hati kayo. So naawa naman ako sa kanya kasi kailangan niya ng vitamins saka mamasahe pa away daw sa ano Alabang. So binigay ko naman sa kanya yung ano kahit papaano hinigitan ko kung anong meron sa akin na binigay ko talaga sa kanya ng maayos para lang makauwi siya sa pamilya kasi sabi niya uwi daw siya. Tapos nakabili siya na bumili kami ng ano yung sa buto. Ano pa yun yung osteoporosis? Hindi yung ano yun eh yung nabibili sa mga 7-Eleven yung sa buto nakalimutan ko to. Yung silver syndrome silver. Oo, yan yung isa sa mga nabili natin doon at nakadalawang bis pa tayo pero never yung una naka-vlog kaya mo na yung tulong. Kaya maraming po salamat mga kabay po proceed na kami sa ano so wala akong maisip na pwede niyang ikagalit sa kanya kasi hindi naman tsaka hindi ko siya at ano kino-contain. Hindi siya yung